Magandang umaga pong muli mga kapatid. Welcome po sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito, araw po ng Martes, 21 ng Hunyo. At ang ating pong pagbubulay-bulay ay hango po sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, mga talata 11 hanggang 13. At ang sabi, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay papamagatan po nating mabisang pagsaksi. Hindi tayo sanay na tawagin ang isa't isa na santo o santa. The reason is that the word saint has assumed a different meaning from its original usage. Ang alam natin ang mga santo at santa ay mga martyrs of the Christian faith. Sa Catholic Church, ito'y mga taong canonized by the Pope dahil sa kanilang heroic virtues. Maraming himalang nangyaring bunga ng kanilang mataimtim na pananalangin. Alam ba ninyo na sa Lumang Tipan, ang sambayanan ng Diyos ay tinatawag na mga saints? They are the holy ones, being set apart to the holy God. Sa ilalim ng definisyon ng Lumang Tipan, qualified kaya tayong tawaging santo at santa? Ang problema dito ay ang salitang holy o salitang banal. Kapag ang kaluhulugan ng holy ay ang kawalan ng kasalanan, no one of us is qualified and nobody will be ever qualified. Pero ang Reformation period ay nagbigay ng bagong kahulugan ng holiness. It simply means being ablaze with love for God and man and nothing else. Kaya kung nag-aapoy ang iyong puso sa pagmamahal sa Panginoon, isa kang santo, isa kang santa. Kung nag-aapoy ang iyong puso sa pagmamahal sa iyong kapwa, isa kang santo, isa kang santa. Tingnan natin ngayon ang kahulugan ng saints sa Bagong Tipan. Ang saints o hagioi ay titulong ginagamit para sa mga Kristiyano upang ipahayag na sila'y hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo sa kasi ng banal na Espiritu. Kaya ang definisyon ng Bagong Tipan, kung itinalaga mo na ang iyong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, at kung mayroon ka ng gift of Holy Spirit, then you are a saint. Pag-usapan natin ngayon ang pananaw ng Bagong Tipan tungkol sa saints sa pamamagitan ng ating pinagbubulay-bulay sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, mga talata 11 hanggang 13. Una, ang mga saints ay pinagkalooban ng iba't ibang kaloob, tungkulin, responsibilidad at posisyon. Ang lahat ng ito'y ang Diyos ang nagkaloob. Napakalagang maunawa natin na iisang Diyos ang tumawag sa atin, nagbigay sa atin ng kakayahan at naglagay sa atin sa posisyon. Sa ngayon daw ay hindi mahalaga ang what you know. Ang mas mahalaga ay whom you know. Ang mahalagay kung sino ang kilala mo. Sa pananaw ng Bagong Tipan, ang bakay natin ay ang Diyos. It is the same God
who calls us for our respective ministries. Maaaring tinawag ka upang maglingkod sa Diyos at sa iyong kapwa sa labas ng iglesia. Iyan ay kasimbigat at kasinghalaga ng mga tinawag na maglingkod sa loob ng iglesia. There is no ministry higher than the other. Ang paglilingkod ng mga laiko ay paglilingkod ng mga pastor at paglilingkod ng mga pastor ay kapwa pinahalagahan ng Diyos sapagkat kapwa sila worker of the kingdom. Workers of the kingdom. Ikalawa, ang mga saints ay tinawag upang tumawag ng iba pang mga saints. Natatandaan mo ang definition natin ng saints na ito ay mga taong hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo at sa kasi ng banal na Espiritu. In short, ang mga saints ay tinawag upang magdala ng iba pang disipulo kay Jesus. Nais kong magbigay ng isang kahulugan ng discipleship. It means an irrevocable turning to God. Ito ang kahulugan ng tunay na pagsaksi. Tayo'y tinawag upang gamitin ng Diyos sa transformational development. Ito hindi lamang paglagong pisikal, kasama rito ang paglagong espiritual. It has something to do with building of character, with transforming the value of system, the value system. Tayo'y tinawag bilang mga saints upang maging instrumento ng Diyos sa pagsasagawa ng transformational development. Ang transformational development ay may kinalaman sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa apat na larangan. Sa Diyos, sa sarili, sa kapwa, at sa kalikasan. Ito ang tinatawag ng mga Hebrew na shalom o kapayapaan. Ikatlo, ang mga saints ay tinawag upang palakasin ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. Ang iglesia ay kalipulan ng mga taong kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan tayong maging kasangkapan sa pagkakaisa ng mga iglesia. Of course, bago tayo maging kasangkapan sa pagkakaisa ng mga iglesia, kailangan muna na tayong magkaisa bilang iglesia. Religion should unite rather than divide. Ikaapat, ang mga saints ay tinawag upang gumawa tungo sa pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala kay Jesus. Ang binabanggit nitong pagkakaisa ay hindi ang pagkakaisa lamang ng mga miyembro ng isang iglesia, kundi ang pagkakaisa ng lahat ng taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya, mahaba at malawak ang trabaho ng nating mga saints. Ang tagumpay ng ating mission ay nakadepende sa uri ng ating pagsaksi at patotoo ng ating buhay. Mas accurate ang sabihin sumaksi sa ebanghelyo kaysa sa ipangaral ang ebanghelyo. Maaari tayong sumaksi sa ebanghelyo hindi lamang sa pamamagitan ng pangaral, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng patotoo ng ating buhay. Kaya mga kapatid, lagi nating ipagpatuloy ang ating pagsaksi sa pamamagitan ng patotoo ng ating mga buhay upang magkaroon ng spiritual and social transformation ang ating komunidad. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal, aming Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang mapabilang sa iyong mga tinawag. Tulungan mo po kami magampanan ang mga inaasahan mo sa amin
bilang iyong mga lingkod at nang mabigyan namin ng buhay ang iyong mga salita. Nawa ay makita sa amin ang isang buhay na binago at nang maging karapat dapat kami na tawaging mga saints. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin, ito po ang aming pag-asa. Amen. Amen at amen. Hanggang dito na lang po muli mga kapatid. Pasensya po uli kayo at ako po ay naka-face mask na naman. At gaya po ng nasabi ko kahapon, dahil sa kadahilanan ako po ay bungal at nahiya po akong marap sa inyo ng bungal. Kaya hopefully, the Lord willing na sa amin nga, I pray na next week, sana buo na ang ngiting ko at makaharap na ako sa inyo ng walang face mask. Hanggang dito na lang po. Paalam po, hanggang sa muli mga kapatid. Salamat po.